scenes, dental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali! Magandang tanghali, Pilipinas! Ito na naman po tayo sa ating balitang halian. Balik na po tayo sa normal. At syempre, sa ulo ng ating mga balita, paniniktik ng militar kailangan ng kautusan mula sa Korte Suprema. Samantala, walang Pinoy na nadamoy sa magnitude 7.5 Japan quake. Kalidad ng hangin sa Metro Manila, mataas na level ng pollution ayon sa DENR. Lalaki, toda sa utol na kalibin. Secure na nagpaputok ng baril nung bagong taon, timbo. Number coding balik na ayon sa MMDA. 143, biktima ng paputok na itala sa Metro Manila. 143. Ako, I love you very much. Sa kabuuan ng ating mga balita, ipinaalala ng Supreme Court sa militar at iba pang law enforcement units na kailangan ng kumuha ng written surveillance order mula sa Court of Appeals bago magsagawa ng wiretapping sa mga pinaghihinalaang teroristang organisasyon. Sa ilalim ng panuntunan, makaraang makakuha ng surveillance order, maaari rin kumuha ng sino mang law enforcement agency ng kailangang impormasyon, datos at laman ng komunikasyon. Inilabas na panuntunan ng mga pamamaraan na susundin ng isang individual o organisasyon na nais matanggal ang designasyon nila na terorista ng Anti-Terrorism Council at ang pagpipigil ng press order ng Money Laundering Council. Malinaw na nakasaad na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng anumang uri ng pagtotorture at iba pang panguri na pangmamalabis o pangmamalabis sa investigasyon o interrogasyon. Kung may maaresto naman, pinanghinala ang terorista na kasaad sa anti-terror law na hindi sila maaring iditine ng lagpas sa 14 na oras at ayon sa itatalagang regional trial court na higit sa 10 araw. Mahigpit na parurusahan naman ang isang opisyal na magkukulong sa isang pinaghihinalaan o mabigo na ibigay sila sa tamang otoridad sa loob ng 12-36 na oras. Ayon sa Supreme Court, the parties can likewise avail of other existing remedies such as the writ of habeas corpus, amparo, and habeas data and appeals to Supreme Court when appropriate. Yan ay ayon sa Supreme Court. Samantala, wala namang Pinoy na nasugatan o nasaktan sa nangyaring 7.5 magnitude na lindol sa Ishikawa, Japan. Sabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylin Albano, sa panayam ng teleradyo serbisyo, wala pa silang natatanggap na ulat na may nasugatang Pinoy sa lindol na sa rehiyon ng Ishikawa Prefecture sa naturang bansa. Idinagdag pa rin na Albano na sa ngayon ang nakukuha lamang na nilang impormasyon sa Filipino communities doon ay ang mga naapektuhang areas kung saan mayroon ng nagtungo sa mga evacuation center at sa City Hall para maging ligtas sila dahil sa posibleng tsunami. Mayroon umanong 860 na Pinoy na sa Yamagata at tinatayang 1,000 sa Ishikawa Prefecture. Nauna nag-issue ng Meteorological Agency ng Large Tsunami o yung Large Tsunami Warning
sa kabila nito, wala namang iniulat na malaking alon na naganap. Tinataya namang mayroong 33,500 residente ang nakapaligid sa epicenter sa Toyama, Ishikawa at Niigata prefectures na ngayon ay walang supply ng kuryente matapos ang malakas na lindol nitong Lunes na ikinasuwi naman ng 30 katao. Balikan natin ang Metro Manila matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Marumi, mahina ang kalidad at mataas ang level ng pollution ng hanging sumasalubong sa Metro Manila sa unang araw ng 2024. Ito ang ipinalabas sa data ng Department of Environment and Natural Resources, kung saan ang maruming usok na bumabalot sa impapawid ay sani ng mga fireworks at paputok na ginamit ng mga tao sa pagsalubong ng bagong taon na tradisyonal na itong ginagawa. Base naman sa report ng Environment Management Bureau ng DENR, dakong alas 9 ng umaga, ang kalidad ng hangin sa Mandaluyong City ay umabot sa acutely unhealthy o ambient air quality index value na nasa 260, kung saan ang alikabok ng mula sa paputok at fireworks ay kumakalat sa mga highways. Maging ang kalidad naman ng hangin sa mga lungsod ng Pateros at Makati ay unhealthy or sensitive groups at very unhealthy, samantalang katamtaman lamang umano sa Taguig City, San Juan, Pasig at Caloocan. Hindi naman naitala ang kalidad ng hangin sa iba pang lugar sa Metro Manila, habang wala namang istasyon ng monitoring sa Quezon City at Valenzuela City. Base naman sa data ng website ng DENR, umabot ang AQI value ng 1,000 na may emergency status. Ang kalidad ng hangin naman sa lungsod ng Makati, Pasig, gayon din sa Pateros ay nakolekta 2.5 micrometers. Particle monitors po yun. Nang mga nakolektang particles sa kanilang monitoring station. Samantara, marami pa rin lugar sa Metro Manila ang mahina rin ang kalidad ng hangin na nasa accurately unhealthy. Acutely unhealthy sa level ng pollution. Ito'y ayon sa DENR. Samantala, patay ang isang mag-amang habang sugatan ng isa pang nang magbarilan ng kanilang kaanak ng kaalitan sa lupa kamakalawa ng hapon sa Tayabas, Quezon City. Dead on the spot si Ehelito Ormisido, 64 years old, at ang anak nito na si Jose Lito, 38 years old, habang sugatan ng kapatid na si Rico, 37 years old. Arestado naman ang suspect na si Armando, 67 years old, nakatatandang kapatid ni Angelito. Mga pamangkin na sina Elmer, Christian, Venson, Vincent at isa pang kaanak na miyembro ng Army. Lumalabas sa investigasyon na matapos mag-inuman sa kanilang bahay, dinayo ng pamilya ng suspect si Armando ang nakababatang kapatid na si Elgihito. Nilapitan ng suspect si Mark, si Egilito, saka hinamon ng at pinagbantaan si Egilito habang nasa loob ito ng bahay kasama ang dalawang anak na si Narico at Joselito. Nilabas at hinabol sa labas ang mag-amang biktima si Mark at doon pinagbabaril ng mga nakaabang na pamilya ni Armando. Tumakas ang suspect matapos ang pamamaril, subalit na areso ang lima sa mga ito kabilang si Armando na kusang sumuko sa polisya. Patay ang isang 33 years old na lalaki ng pagsasaksakin ng kapatid ng kanyang kalib-in partner kamakalawan ng gabi sa Barangay San Antonio, Quezon City. Dead on arrival sa Quezon City General Hospital ang biktimang si Nino Morales, printing staff at residente ng Interior 31Z, Bonnie Serrano, Barangay Bagong Lipunan, Quezon City.
Arestado naman ang suspect na si Robert Roy Castillo de la Serna, 29 years old, at ng Santo Niño Street, Barangay San Antonio, Quezon City. Lumilitaw sa police report na bago ang insidente, nagtungo ang biktima sa bahay ng kaibigan na si Mark Fred Generosa. Mark Fred Generosa Quintana. Malapit sa bahay ng kanyang kalibin na si Ana Marie de la Serna, na kapatid naman ng suspect. Nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect na naawat naman ni Quintana at iba pang kamag-anak na suspect. Dito na umalis ang suspect. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ulit ang suspect na may dalang kutsilyo at walang sabi-sabing inundayan ng saksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Samantalang agad namang nadakip ni na BPSO Virgilio Heron at BPSO Ernesto Barlaan ng Barangay San Antonio ang suspect. At dito inihanda ang kaso laban sa suspect. Samantala, himas rest ngayon ang isang security guard na illegal na nagpaputok ng baril noong pasalubong ng bagong taon sa Barangay Baysa, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Boy Bagua, 44 years old, residente ng naturang barangay. Na-arrest sa Talipapa Police Station, Precinct 3. Matas magtanggap ng sumbong kaugnay sa indiscriminate firing sa Baysa Road, Barangay Baysa, Quezon City. Naka-recover naman dito ang isang Arms Corps 202 caliber 38 SPL na kargado pa ng bala. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 11926 o indiscriminate discharge of firearms at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms Regulation Act. Samantala, ikinatuwa ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Redrico Marana ng walang naitalang kaso sa walong focus crime sa pagsalubong ng naturang bagong taon natin. Malaking tulong din umano ang kampanya laban sa pagpaputok at pagtatalaga sa QZLGU ng mga lugar para sa kanilang mga firecrackers. Samantala, pinapaalala pa rin ng Metro Manila, Metropolitan Manila Development Authority, sa mga motorista na muling ipatupad simula kahapon, Enero, ikadalawa, o January 2, ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa National Capital Region. Kansilado naman ang pagpapatupad ng UVVRP kung holiday. Sa ilalim nito, bawal bumiyahe ang mga sasakyan sa mga lansangan ng Metro Manila batay sa huling digit ng license plate sa naturang coding hours. Ang mga plakang nagtatapos sa 1 and 2 ay sakop ng coding tuwing Lunes, 3 and 4 naman tuwing Martes, 5 and 6 tuwing Miyerkules at 7 and 8 tuwing Huwebes at 9 and 0 tuwing Biyernes. Samantala, exempted naman sa coding ang mga pampublikong sasakyan, transport network vehicle services, motorsiklo, truck ng basura, mark government vehicle, truck ng petrolyo, mark vehicle ng media, truck ng bumbero, ambulansya at sasakyang may dalang mga perishable at o mga essential goods. Umabot sa 143 na individual ang nabiktima ng paputok sa lungsod ng Maynila nitong pagsalubong sa bagong taon. Sa impormasyong inilabas kahapon, nabatid na 14 sa naturang mga biktima ang nananatili sa mga pagamutan nitong Enero, ika-isa. Pinakamaraming naitalang biktima ang Rexabago Police Station, 1 sa Tondo na may 33 kaso. Kasunod ng Sampaloc Police Station, 4 na may 29 na kaso.
Station 4 po yun. At ikatlo naman ang Santa Ana Police Station 6 na may 19 na kaso. Inuulat din ng MPD na wala silang na-monitor na illegal na pagpapaputok ng baril habang nasa kasagsagan ng selebrasyon ng bagong taon. Samantala, aabot sa higit 78,000 na iba't ibang uri ng ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska ng pulisya sa na ibinenta sa mga kalsada ng Maynila. Kabilang sa mga kinumpiska ay ang mga 5,000 rounds ng sawa, plapla, King Kong, kwitis, special bawang at mga naglalakihang fountain. So, yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Patakuan muna natin ang report sa labas ng ating studio. Hello? Happy New Year po! Anak sa mga. Oo nga. Kamusta po? Nasabing si Pitanco hindi bibigyan pa rin sila ng pamara para makahipo o makapunas na kanilang mga panyo. Meron naman yung mga kapatid natin na miyembro ng transasyon na siyang gagabay sa kanila, kasama rin yung mga polis, barangay tanod at mga barangay na siyang lulukop sa kanila para mabatay sila sa kanilang seguridad. Dahil alam mo naman, nung dumagan yung mga transasyon, marami na didisklasya dyan, yung mga naiipit, dadadaganan at iba pa dahil sa kanilang malakas na pananampalataya. Sinabi ng Philippine National Police, ang komunikasyon ay katulad din ng dati na hihigpitan rin nila, maaaring nga ang National Telecommunication ay maghihigpit din dito. Dahil alam mo naman, maraming terorista na nagbabanta sa ating bansa. Bawal dito yung mga mineral water, payong, ano man nakakasagabal, no? At mga bagay-bagay na nakakasagabal dito sa transasyon. But sinabi naman ng mga kaparayan ng Quiapo, disiplina lang, magkaisa, magdasal, magresaryo, at magyakap-yakap para maging ipagdiwang ang nasabing kapistahan ng Nazareno sa lungsod ng Maynila o Quiapo, lungsod ng Maynila, Basilica Katolika. Yan po ang update para sa kakampyon ng July Pudo. Katotong July. Yes. So tuloy-tuloy na ang translasyon, di ba? Iba ngayon eh, iba ngayon. O iba, meron yata ng ano yan, parang nakasalamin na, nakasalamin. Okay. Isalamin. At ipapasigyan talaga, ipuprosesyon talaga maigi. Oo, dati di ba bukas ang ating pong Nazareno, lalagyan na ng salamin, pupunas na lang doon sa salamin na yun, na babato sa kanila at may mga tali na nakahabay. Para hindi katulad doon ng tutulakan, para kala mo mga langgam, no, na hindi mahulugan ng karayong. At makikita mo, andun yung ambulansya, may tinatakbo sa ospital, naiipit, bumabagsak. At yung iba may mga sakit na cancer o anumang bagay na masakit. Para lang gumaling sila sa kanilang palataya para dito sa poong Nazareno. Talagang makikita mo rito sa Martes, baka nandun ako at magbabalita ako sa'yo. Talagang makikita mo yung dami ng tao, hindi ka makakapasok eh. Halos sa dikit-dikit at andun lahat ng mananampalataya ng mga iba't ibang mga karosa na galing ng Luzon, Visayas at Mindanao para ipagdiwang ang Basilica Cathedral ng Quiapo at tinatawag sa lungsod ng Maynila at tinatawag na Poong Jesus Nazareno. Para sa kakampiyon lang, Galay Pudo, mag-uulat. Yun. So, thank you very much. Yan po ang balita naman sa atin ng ating katotong July. Pero meron pa tayong mga iba na interview naman ni katotong Jeff Yan
Sige, ato pakita natin. Ito yata yung tungkol naman sa mga sasakyan, ano? Okay, tingnan na natin. Commonwealth area. Dito po sa may tapat ng Iglesia ni Cristo Commonwealth. Paano na kayo this coming 31? Eh, hanggang 31 na lang yung jeepney. Paano na kayo by January? Eh ako, may papasukan na akong Ah, magkukonduktor ka na lang. Okay. So, siya daw magkukonduktor na lang. So, nagtatanong kasi tayo sa mga driver. Ayan yung ating mga jeepney. Sa totoo lang, sobrang nakakalungkot na mawawala yung mga jeep natin. Yeah? Eh, samantalang from the beginning, yan po yung nagbigay sa atin ng transportasyon para makarating sa ating mga patutunguhan. Di ba? So, may pipila tayo dito. Ah, meron. Para ma-interview ko man lang. Ay, mga driver. Mga driver yan. Okay. May kumalala ng pansada, di ba? Okay, balik tayo. Ayun. Ito yung nakaraan pa, hindi pa natatapos yung taon na, no, 'di ba? Dahil binigyan ng extension ito. So magsisimula ito ngayon, matatapos to ng January, tama? So katapusan ng January 31 ba? 'Yon. So, ayan po. Tingnan naman natin ang ating ulat panahon sa araw na ito. Magandang umaga mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magigintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuloy pa ang lumakas ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan at ngayong araw naaapektuhan na nito ang malaking bahagi ng Luzon. Samantala, easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang siya namang umiiral sa buong Visayas at sa Mindanao. For the next 24 hours, makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulad, pakulog at pagkinlat na dala ng easterly sa malaking bahagi ng Mindanao, particular na dito sa northern at eastern sections ng nabanggit na lugar. Samantala sa eastern section naman ng Luzon, itong northeast monsoon naman ay magdudulot rin ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay maaliwalas sa panahon na ating inaasahan, generally fair weather conditions, may chance pa rin ng mga isolated light rains o yung mga pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon at chance naman ng localized thunderstorms o yung mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan sa buong Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng amihan, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa eastern section ng ating bansa, particular na sa rehiyon ng Cagayan Valley at sa lalawigan ng Apayao, Aurora at Quezon. Metro Manila and the rest of Luzon ay generally maaliwala sa panahon nga ang ating inaasahan. Maganda pa rin tayo sa mga tsansa ng pag-ambon na dala ng amihan. Sa bahagi naman ng Palawan, sa buong Visayas at Mindanao, sa Palawan magpapatuloy rin itong maaliwala sa panahon. Asahan pa rin natin yung mga tsansa ng pag-ambon na dala ng amihan o yung mga isolated light rains. Buong Visayas, magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon. May chance pa rin ng mga thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa Mindanao, sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa mga area ng Caraga at Davao Region, posible tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkinlat. Ngayong madaling araw pa lamang, may mga naobserbahan na tayong pag-ulan na dala na itong easterlies sa ilang areas ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Asahan natin, pagsapit ng tanghali, mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng kaulapan. Posibleng bumagsak yung mga pag-ulan ng kaulapan na ito,
pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagbuho ng lupa. And for the rest of Mindanao, iaasahan pa rin natin yung mga chance ng thunderstorms pagsapit niya ng hapon hanggang sa gabi. Ngunit generally, fair weather conditions ang ating inaasahan sa buong araw. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayong nakataas sa dagat baybay ng Batanes kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa area ng Batanes. Kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil posible pa rin nating maranasan itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, sa northern at central Luzon o sa mga syudad ng Metro Manila at Baguio City, sa susunod na 3 araw, magpapatuloy pa rin itong maaliwalas sa panahon, yung panahon na ating kasalukuyang nararanasan ngayong araw. May chance pa nga rin ng mga isolated light rains o yung mga pag-ambon na dala ng amihan simula bukas, araw ng Huwebes hanggang sa Sabado. Sa bahagi naman ng southern Luzon, particular na sa area ng Kabikulan, magpapatuloy rin yung partly cloudy to cloudy skies na may chance ng light rains bukas, araw ng Huwebes. Ngunit pagsapit ng Biyernes hanggang sa Sabado, so sa mga dates ng January 5 to January 6, posible nating maranasan yung epekto ng shear line o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Kaya asahan natin ang mataas sa tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Posible itong magdulot ng mga flash floods at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Sa bahagi naman ng Visayas ay magpapatuloy rin itong magandang panahon. Maganda pa rin tayo sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa Metro Davao naman at Mindanao in general, starting tomorrow, araw ng Huwebes, ay magpapatuloy na or posible na nating maranasan ang generally improving weather conditions. May tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi, pero as compared sa mga pag-ulan na ating naranasan sa mga nakarang araw, ay posible na mabawasan yung epekto o yung mga pag-ulan na dala ng easterlies sa nabanggit na lugar. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:22 ng umaga at lulubog naman mamaya sa gadap na 5:39 ng hapon. At para sa karagdaga impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating PAGASA Regional Services Division sa ating mga lokalidad, ay i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_PAGASA. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST PAGASA Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pagasa.dust.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Bilumi Laguna. Okay, at syempre kumuha ulit tayo ng ating report sa labas sa pamamagitan po ni July po, Dok. Tama? Katotong July. Katotong July, kamusta? Ulit? Yes, Tita Pe. Sunod-sunod yung magiging kapistahan ngayon lang ng ating Luzon na Manila. Oo nga. Pagkatapos naman ng Nazareno, Santo Niño naman. Mm-hmm. Oo, Santo Niño. At ito na rin ay isang paghahanda, no? Ng mga kapatid natin sa pananampalataya na halos dala nila yung maliit na batang Santo Niño na kanila yung pinababaspasan ito sa tundo. At ito yung dudumugin din na ating mga kababayan, lalo na yung mga diba, tinatawag na Santo Niño ati-atihan sa Cebu at sa Pandaka at iba pang sakop sa Santo Niño Fiesta, lalo yun sa may bagong banda, Quezon City. Pero mas centralized itong nasabing tundo at itong Cebu. So mga kapulisan ay talagang todo patrol, no? Yung magkakaroon ng tinatawag na patrol, mobile patrol sa bawat sasakupan ng tundo. Alam mo naman ang tundo ay matulog yan. Isa sa pinakamanggulo sa buong bansa noong panahon yun. Pero ngayon, hindi na. Ang tawag na sila ngayon, Tita P, tundo man, may langit din. Yes. Yan, no? Kaya at yung panahon niya, asin sa noong. Masaya, yes, yes. No? Masaya yung kapistahan na yan ng Santo Niño. Tama? Oo. Diba? Alam mo, pag ako'y nagdadaan dyan, ako'y pupunta sa aking makaibigan sa Coral Street, Tondo, Maynila. Andyan yung mga nagsasayawan sa kalye. Oo. Pati ikaw, siyempre, pakembot-kembot, gigiwang-giwang ka rin. Siyempre, makikisaya ka. Talagang makikita mo, isinasayaw nila si buong batang Santo Niño. Kaya nakakatuwa, talagang alam mo ng Panginoon, makapangyarihan, walang gulo.
masaya. Uh-huh. At talagang makikita mo yung nagiinuman eh. Tagay mo pare, mga ganun. Ay, okay lang, pag ayaw mo, hindi ka nang pinipilit. Dati, pag hindi ka tumagay, talaga habuli ka ng tagay. Oo nga, habuli ka ng saksak. Ngayon, hindi na. Mm-hmm. Medyo disiplinado na ang lungsod ng Anton de Maynila, lungsod ng Maynila. Kahit disiplinado na dahil nagkakaisa ng mga tao ngayon dyan at ang mga barangay dyan ay medyo stricto at tutukti sila sa kanilang mga constituents doon sa mga nanggugulo. Meron maaaring magkakaroon din ng kaguluhan pero hindi naman siguro katulad doon na halos, alam mo, Tita Pe, pasensya na sa kumakain ha. Mm-hmm. Doon ako yung umiinom dyan sa Romana Street, may tumatakbo dyan, dala-dala yung bituka niya, pinsan niya. So, ako yung nagulat sa harap ang kwaduman, tapos tinunong ko, pare ano yan, sabi niya, ano na rin ito yan, practice na rin ito yan, ganyan. Ibig sabihin, mm-hmm, sana yan na lang, parang pinakita mo yung mga bituka. Eh ngayon hindi na pwede. Hindi dahil na bawat kanto may tanod, bawat kanto may civic group na nagbabantay, PNP Multipliers at mga Philippine National Police. Yeah. Kaya sa Piyasa ng Tundo, Tita Pe, ha? Uh-huh. Eh, lagi ka mananalangin dyan. Kita ka kayo na sa arena, sigurado. Lahat ng biyaya na kakampi online, mabibigyan ng biyaya yan. Pero, katotong July, kailan muna yung sa santo ninyo na, ay sa ano, itong sa translasyon natin, kailan yan mangyayari? Itong Brieris na ba na to? Eh, 21 yata yan eh. 21, ikatlong linggo yan eh. Yung ano, santo ninyo? Oh, pero yung Nazareno, mga ano ebe? Ah, itong 9. Oo. Oh, magkasunod lang naman 'yan eh. Magkasunod lang. Oo, oh. Oo. Eh isang bawat lugar naman, hindi ba? Piyesta ng Nazareno. Meron lugar din na piyesta ng Nazareno. Meron din lugar na piyesta ng Santo Niño. Mm. Hindi lang naman sa Maynila ito gaganapin, kundi sa iba't ibang parte ng ating bansa. Iyan, oo. Sa Pilipinas. Oo. Ikaw ba sumasama sa ganyan? Ano? Si Katotong July, sumasama ka ba sa ganyan? Si ano kasi hindi nakakasama, ano, maliit kasi ito. Sinabi mo, ako ay member ng simba. Member ako ng Legion of Mary. Member ako ng Legion of Mary. Member ako ng Press. Member ako ng Banal na Pag-aaral. Member ako ng Divine Endeavors Organization. Mm-hmm. Eh, preacher din ako eh. Kursilyo in Christianity. Yan, nagpapangangaral ako. Alam mo talagang kahit anong hirap mo, pagkakayaw ay nagpapasa ng krus patungo sa Panginoon, nagiging mayaman ka sa kanyang diwa. Oh, sarap ng feeling yan din, di ba? Malakas. Eh, ako naman, ang aking mission ngayon eh, rosary missionary, nagbibigay kami libreng rosary sa scapular. Mm. At mahala araw naman, Tita Pe, kung hindi ka nainip sa sasabihin ko, eh ako'y lagi sa Mount Banahaw, nagpapasting kami ng 13 at 40 days. Ah, okay. Oo, tapos, yun na. Pag nandun kami sa Banahaw, ay 13 days, tapos na ako ng 13, saka 40. Mm-hmm. May 7 days. Ngayon, at pag kami naman ay may mga power of exorcism, hindi kami kulto ha. Kasi ang kulto talaga, totoo niyan, hindi naman masama. That, sa Biblia, yan ang isang reliyon. Kung na lang ang problema, hinaluan mo lang na hindi maganda, katulad ni Bayan ni Han Socorro, ayan, movement, at saka ni Tibulok, ni Tibuloy, magulo. Diba? Mm-hmm. Alam mo, ito Tita Pe, bago ako bumitaw sa iyo, ang napakalagang makikilala mo Panginoon pag nakilala mo na Mahalay ng Bere Maria at magdarasal ka ng Santo Rosario, yan yung banal na pamilya na sinasabi natin itong Kapaskuhan na ito at bagong taon. Kaya sana, sabi ko, Panginoon, Mahalay na, yung mga nagsiyama, nagsimasagana, huwag natin ganggitan. Mahawa pa nga tayo yan. Dating mahirap yan, sumikap eh. Kaya ganun ang dapat gawin natin. So yung kakampi online, ha? Lagi kong dinarasal sa akin. Oo nga, dasal mo nga. Oo, naumudlad kayo. Kakantala kayo. Tayo. Dyan ako ng report. Tayo. Oo. So, praise the Lord. That, happy God bless. Oo. Yan. Oh, back to you. Ayan po si Katotong July. At syempre, batiin muna natin ang grupo ni RV Supnet. Good morning, Ma'am Penny Codemus. Happy New Year. More power this 2024. I love you. Salve Valdez. And Elena Peliesco, good morning. He's now watching sa may bandang Kalaw. Yan. At sa lahat ng ating mga followers, thank you very much and God bless sa ating lahat. Ngayon, dakuhan na natin ang trabaho patrol. Ayan na, urgent hiring sa Taiwan. 100 factory workers ang kailangan. Ang inyong employer ay KYEZ o yung King Yuan Electronic Corporation. iQuest. Kailangan nila ng 100 factory workers. Hindi pwede si ano dito.
si RB. Kasi kailangan to matatangkad. Okay, next natin. Education, college, graduate, or 2 years vocational course. Any course, college level, at least 2 years. Graduate of electrical, electronic, computer engineering, and related STEM course is an edge. With working experience in electronics and semiconductor factory is an advantage. January 17, 18, 19 po ang interview date. So, apply na kayo para dito. At yan, you can apply dun sa QR code po. Yan. Picturean ba? Picturean po ninyo at dyan kayo mag-apply. Yan. To apply for this position, scan the QR code or click the apply link in the Facebook post above. Please provide your correct email address as we screen applicants by appointment only. Once your resume has been assessed, they will email you with your scheduled reporting date. Yan. www.facebook.com/iquest.manpower. Ang main office po nila ay nandito sa the Unit 302, 305, 410 Vareb Mansion, hashtag 1679, A. Mabini, Corner Malabar Street, Malate, Manila. Meron din sila sa Pangasinan. Ito'y nasa second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Tapuak District, Dagupan. Yan po'y mga numbers. Next natin. Ang perido naman, for manpower pooling only ha. New Zealand po ito. No fees in any form and or purpose will be collected from the applicant. Fire system designers, drafters, 20 ang kailangan nila. At least 5 years experience abroad. Experience in designing, drafting fire protection system for commercial building construction project, knowledge in Revit software, AutoCAD, Navis, Revisto, Haina, Hydraulica, calculation, listening, listing pipe work for fabrication, design and coordination of fire system. Good in English communication skills, vocational and college graduate. Kaya mo yun, Ben? Kaya mo yun, RB? We are open for walk-in applicants starting tomorrow. Ayan po. For manpower pooling lang po, ano? Yan. Interested applicant, please email your detailed resume, employment certificate, and passport copy to recruitment@peridointernational.com or perido4nz@gmail.com. Next natin. They need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ito po ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Sa parte po ito, Unit 2D. Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Rojas Boulevard, Pasay City. Landmark nito, Camel Appliance, Buendia, Pasay. The owner, RG Socorro Sakote. Contact number is 639-2767-87454. Plano. Alam mo na, mula sa ating himpilan. Oh, kapirahan. Sabi mo, laon eh. Okay. Ang palit piso natin sa araw na ito, ang ating dolyares ay pumapatak sa 55.71 pesos. So, ang isang dolyar ay kapalit ng 55 pesos and 71 centavos. Sa euro, 61. Flat na 61 pesos. At British pound is 70.36. 70 pesos and 36 centavo. Indian rupee, ayun, malit lang po. 0.6669. Okay, Australian dollar, ayan, 37.68 pesos. Canadian dollar is 41 pesos and 82 centavos.
Habang ang Singapore dollar, yan, 42, flat sa 42 pesos. Ang Swiss franc naman ay 65 pesos and 60 centavos. Ang Malaysian ringgit ay 12 pesos. Ayan, flat sa 12. Japanese yen is 0.3923. Yan po ang ating kaperahan sa araw na ito. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. May sakit si Junior? May pera ka bang pampa-ospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapa-ospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Miss Aida Reyes Awitan. Ay, nanonood po siya ngayon. Hello po, Miss Aida. Elena Peliesco. Iyan. At Selby Beles. At sa lahat po ng aming followers, thank you very much po sa ating, sa inyong panonood dito sa ating Kakampi Live. At syempre, ito po yung Likod Fenic Bebas. Nagpapaalam po sa inyo. At ito po ang balitang halian. Parang tagal nating nawala, no? Diba? At syempre, kasama natin si RV sa Technicals. Maraming pong salamat. Thank you very much. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. Ano, kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata, ha? Ingat!